Okay, magandang araw sa inyo lahat. Gerald Gregorio po ulit, nandito sa inyong harapan upang magturo ng panibagong kaalaman. Natapos ko na ituro sa inyo kung paano mag-identify ng electrical parts ng ating mid-type air conditioner. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano pag-check ng mga electrical parts ng ating air conditioner. So, sa pag-check ng electrical parts, kailangan natin gumamit ng tester. So, i-range natin siya ng times 10. Okay. Magsimula tayo ngayon sa ating airstream switch. Airstream switch natin. So, makikita nyo ang ating airstream switch, meron siyang dalawang terminal. Gagawin lang natin, lalagay lang natin dalawang test rod natin sa dalawang terminal na to. At pagmasdan natin ang ating tester, kung makikita nyo, hindi siya nag-deflect. So, may possible na itong airstream switch natin ay naka-off. So, ang gagawin lang natin, pindutin lang natin siya. Yan. At tingnan din ulit natin ang ating tester. So, ayan. Nag-deflect siya ngayon. Ibig sabihin, kanina, yung ating airstream switch ay naka-off position. Ngayon, dahil nag-deflect na siya, ngayon, siya ay naka-on position na. Okay? Next natin, ang ating overload protection. Meron din siyang dalawang terminal. Ang gagawin lang natin, ilagay lang din yung ating test prod sa kanyang terminal. So, dapat siya ay mag-deflect. Ayan. Okay, so kung nakita natin, meron siyang deflection. So, ganyan lang simple pag-check ng ating pinaka-OLP. Next natin ngayon dyan, ang ating airstream motor. Ang ating airstream motor, pag-check natin ay kailangan mag-deflect lang siya. So, i-check natin siya. Kung i-compare ako sa sarili ko sa tester, yung dalawang kamay ko yun ang dalawang test prod, at ilalagay ko na siyang ganyan, kailangan mag-deflect yung ating pinaka-pointer. So, next natin, yung ating fan capacitor. Ganun din, bago tayo mag-check, kailangan i-short muna natin yung kanyang dalawang terminal. So, kung i-short natin siya, ganito lang kasimple. Yes. Kahit anong bagay na pwede natin pang short, pwede natin gamitin. Yan. For example, na short na natin siya. So, ang mangyayari, lagay lang natin yung dalawang test prod. Itong dalawang test prod na to, sa mga terminal ng ating fan capacitor, at kailangan, pagkalagay natin, yung pointer ng ating tester ay magde-deflect at babalik din sa infinite position. So, yun, nag-i-indicate na yung ating fan capacitor ay good. Next dyan, yung ating running capacitor. Pareho-pareho din ang pag-check ng running capacitor sa ating fan capacitor. Ganun din, short din muna natin yung kanyang dalawang terminal. Short muna din natin. Pag nilagay natin yung test prod sa mga terminal na to, kailangan yung pointer natin is mag-deflect at bumalik din sa infinite position. Okay? Next natin dyan, yung ating dual capacitor. Dual capacitor natin ay pinagsama ng fan capacitor at running capacitor. So, meron itong terminal na common, hermetic, tsaka fan. So, yung isang test prod, ilalagay lang natin, istay lang natin siya sa common terminal. At yung isang test prod is paglilipat-lipatin lang natin sa dalawang terminal na to. Sa fan at sa hermetic. So, gagawin muna natin, check muna natin yung common at fan. Yan. Na-short na natin siya. Ganun din ang pag-check niya katulad sa fan capacitor natin. Pag nilagay natin yung dalawang test prod, kailangan mag-deflect siya at babalik din sa sa infinite position. Next, yung ano naman, yung common tsaka hermetic, i-short din natin siya. Short din muna natin. Then, pag-check natin siya, kailangan din mag-deflect siya at bumalik sa infinite position. Okay. Next natin dyan yung ating thermostat. Ang thermostat natin ay mayroong dalawang terminal. So, lalagay lang natin yung test prod sa dalawang terminal na to. At kailangan, ito ay mag-deflect. It's either on or off position ng ating thermostat. Okay. Next tayo sa ating compressor. Ang ating compressor ay may tatlong terminal. Makikita natin. Ngayon, para ma-check natin siya, kailangan muna natin siyang bigyan ng imaginary markings.
lalagyan natin siya imaginary markings. Ito si 1, ito si 2, at ito si 3. After natin gumawa ng imaginary markings, gagawa naman tayo ng combination kagaya ng mga to. Ito. Yan. After natin gumawa ng combination, syempre susundin natin yung combination na yun at saka tayo mag-check ng ating compressor. So kanina, chinek ko na to, mga combination na ginawa natin at ito ang lumabas. Yan, so titignan natin. Tingnan nyo naman itong rules. Meron tayong rules na yung first highest reading is between starting and running. Yung second highest reading is between common and starting. Tapos third highest reading is between common and running. So kung makikita natin dito, 1 and 3 ang pinaka-highest na reading na nakuha natin. So ibig sabihin, dito pa lang sa first highest reading na to, starting and running ang mabawas natin. Kung ito si, halimbawa, gawin natin si 1, si starting, at si 3, si running. Nandito sa combination na to, naglalaro si starting or si running. So, makita natin naman, yung second highest reading natin is between 1 and 2. Ang pangitan naman niya is common and starting. So, kung matitingnan natin ito, itong ano na ito, ando si starting. So, ibig sabihin nga, yung 1 natin, kasi starting. So, kung 3 naman si running, ang 2 natin is si common. Okay. Yung huli, yung third highest reading natin is between 2 and 3, between common and running. Kung 2 natin si common, syempre, yung number 3 natin si running. So, yan yung pag-check ng ating compressor. Ang ating rotary switch at ang ating fan motor ay tuturo ko sa mga susunod nating video. Sana, yun ang tutunan ng mga tinuro ko ngayon. Maraming salamat po.